thank you sa... Endorsement. May smiling face mo. Ito yung sa crew ng Starbucks. Anyway. Magandang araw sa inyo. Sana nakunin na kayo from DILG. Nag-release siya rin ngayon. Anyway, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito po si General Danao, ang ating chief district director ng Manila Police District, pinakamagaling district director. Talagang na walang humpay ng pagsasayos at paglalagay sa tamang kalalagyan ng mga kriminal sa lungsod ng Maynila. Ang ating kampanya sa mga pinag-aalat ng alagad ng batas. Well, one, thank you very much. I hope lahat nakakain na kayo. Hindi pa. Hindi pa kayo man. Parang ko pareho lang. Hindi pa kayo lang, lilipas din niya. Ilog-ilog niya lang. Sasama ko kayo sa panalangin. Anyway, una, let's be... There are three things that will happen today in our presentation. As you can remember, there was an incident in a community, went viral in social media about an incident in a barangay in 50th Street. No? This is only a result of, the situation is only the result of yung talagang pag hindi isinasaayos ang mga kalye, ito'y nagdudulot ng animosities among community members. So, may altercation and so on and so forth. No? In fact, mas mabigat ngayon, ngayong araw na ito, mas mabigat ang magiging pananagutan ng mga chairman sa darating na mga araw, dala ng memorandum na natalap natin o natanggap natin from DILG kanina, which we will inform respective barangay officials in a few days about the said memorandum. Ano yung pagsasaayos ng kalye ng kanilang nasasakupan. At now, included na rin ang kapulisyan, lahat ng PCP, lahat ng presinto na abutan ng kaguluhan sa kalye, kailangan daw ng augmentation sa Mindanao. So we would welcome them to be sent, and we'll be happy that, and we will be proud that MPD policemen will be part of the Mindanao force. No? It's our great pride to send our policemen there in Mindanao. Para naman magkaroon ng practice. So I think this is going to be an extreme warning. The hearing policemen who will not implement order, peace and order in their respective AOR. But be that as it may, going back to the same issue, I would like to recognize the Vice Mayor, Vice Mayor Hamil Lacuna, and the members of the City Council later on for our hate right issue. Now, last Friday, I called the attention of that respective barangay chairman, and I gave him ample time to rethink what he has done to the community. Now, I would like to present to you Chairman Amado Castro Soriano. Ito po siya. In fairness to him, I have to be fair, no? Because I've given him ample time to retake and surrender himself and face whatever accusation, because these are mere accusation. But so that mapapanatag natin ng taong bayan that no John Doe's and Mary will just pull a gun and, you know, create anxiety to our community, and he's supposed to be the one keeping the peace and order situation of his respective barangay. Here he is presenting himself before the MPD, and he will explain
what happened. So I hope to other chairman, if there's this situation, huwag niyong tinatakbuhan at huwag niyong hahawakan at ilalagay sa inyong kamay ang batas. Kaya nga tayo may pulis, andyan si district director. Diba? So, alam niyo, ang tawag natin dyan, occupational hazards. So, I have to give credit to Chairman Soriano and his family facing this so-called accusations. It is not up for me to say he's guilty or not. It is not up for me whether to tell what happened really in the situation. Let the complete natural course of, you know, processes be given to him. Bahala siyang sumagot. But gusto ko lang ituwid. Kapag may ganoon, hanggat maaari, meron naman tayong uniform personnel. At maging tagang-aral to sa lahat ng chairman. And I'm happy for him that he has this guts of facing this. Kaysa naman, siyempre, wala kami choice but to keep the peace and order situation and certainty in our community, whether you're an official or not. Sabi ko nga sa inyo, pati kusil ko, kusasan ko, magpasabong lang. Ay, buti, tumigil yun eh. O, isa po. Kasi wala tayong choice but to put order and put things in right perspective. But anyway, yan, Mr. Soriano, Chairman Soriano, bahala na po kayo sa, ayan, nandiyan naman ang, andito ang ating barangay bureau na maaaring makatulong niya. Oh, and you have a lawyer also to protect your interests and rights. And thank you for heeding the call of this sample representation. Wala kami ibang nais. But I wish you good luck, Chairman. Okay? Thank you. Sige, eh, mag-iigin na yan. Yes, you have a question, Nathiano? Gusto niya magbigay ng statement. Ayan, pwede siya magbigay ng statement. Buti naman. So that he can explain briefly, mapagtanggol niya ang kanyang sarili. Pagin mo, Mike. Ayan, yung complainant, ano na natin yan sa presinto. Para wala tayong ano, kikilingan. Wala tayong titigan, wala tayong patay lang. Ang importante, hindi na natin siya hahanapin. Which, you know, may bad things happen in the middle. I don't like that in the city of Manila. Yes, Chairman Soriano, makisuyula. Ako po si Chairman Soriano, ng Barangay 796. Tangan lang po. Laging pala ko po yung sinabihan nila. Thank you po. Laging po po. Medyo. Presensya lang po kayo. Nakangyari sa akin. Okay. Naunawa ko naman. Kaya nga ayokong pakialaman dahil wala naman ako dun sa sitwasyon. Ayokong po ito. Ang mga tao niya, hindi ako kinalang bilang ako isang walang kinahin. Ano po sabi nila sa akin? Daw po ay kapitan tayo. Marami daw po akong kaso. Marami daw po wala po katotohanan ng paniniwala nila sa akin. Ginagampanan ko po ng maayos ang aking tungkulin bilang unang barangay. Sa panahon po ngayon, pumunta kayo sa lugar namin. Maayos po ang aking barangay. Na-minimize ko ang lahat ng kasamaan. Na-control ko po sa isang lugar ang lahat ng ating pusir. Doon po sa lugar mong aking nakalaman. Kaya Mayor, kung ano man po yung wala po akong daas na ipinakita. Bagkos, punong barangay pa rin po. Nakikita niyo sa video, ako'y naglalakas. Tigil. Wala po tumitigil, hindi ako pinakikinggan. Ako po ay punong barangay. Kung bastusin ako ng mga pangkaraniwan, ano kung gagawin niyo? Ayun po ay mayor po. Hindi ko narinig yung po ang bilastos dito. Oh! Alam ko kayo mga kritikong tao. Kritiko pa kayo. Dahil umayos kayo.
Nandiyan po si Leo. Alam niya ang aking ginagawa. Okay. Okay. Kayo yung follow. Sige, ganito gagawin natin, ha? Kasi, yes. Ganito gagawin natin. Yung complaint, ha? Chairman, police. Hindi na ako ang hindi ako ang investigador. Ako, ang obligasyon ko sa inyo lahat, walang makatatakbo sa mata ng batas. In fact, it's been going on for the past so many Mondays. So, pagtanggol ninyo ang inyong sarili, Chairman, ipagtatanggol ng mga nagabiyado, napit, kung naramdam nila ay napi sila, magharap kayo sa husgado. Hindi ka, sige, alas. Kasi we have other matters also. Alam niyo, ang daming problema sa Manila. Sige, please. Sinasabi sa amin, ito yung pinit na po namin yung tawag sa iya. At isa po po ng barangay, dapat po, siya po yung mag-aayos sa amin ng amin. Tama. Hindi po yung katulad ng ginawa niya ngayon. Pupunta siya doon, ang nag-away po, eh, gano'n. Yung pinaway po sa amin talaga, pag-usap niya po, iba po yung talaga. May balik po siyang gano'n. Eh. Nakita ko rin. Yes, nakita ko. O paano mo po yung ngayon na siya ang malinis sa amin? O paano po kami sa karami namin? Let the natural course of law be applied to it. Ngayon, may lakas ka na dahil ito, mayor yun na nabagitan. Then let the policeman do the investigation. Okay. All those complainants, let's move on. You complain formally. Charges will be, set against, charges. If there is, then let the city council, andyan naman ang director ng Liga ng Barangay, andyan ang Barangay Bureau, we as the city government, As you all know, we have supervisory authority over barangay officials. So for the meantime, this is a police matter. I will let the policeman handle this thing. Okay? Patas ba yun? Yes. Ang gusto mong malaman sa media na ito pong barangay chairman na to, pinahawak po talagang bari. May picture naman po. At nalalabas na po sa inyo na plastic lang daw po yun at laruan. At yung mga dala-dala doon nilang pamalo, inaagaw lang po sa amin. Okay. Nagtutulong mismo itong chairman na to. Ito po yung bari, no? Kinabita naman po sa inyo. Hindi po matatapos. Isa sa kanila, isa sa inyo. That is enough already. Walang naman. Magpasalamat po sa Diyos sa kasayang mini. Okay. Samahan na yung complainant, please. Samahan na yung okay, next. Next item. Ito, mas malala. Kasi hindi. Mas malala to. Kasi ito, hindi lang ito away. Talagang pang-preso kulay nyo. Hoyo ko ito mga ito. Mana-mana lang. Mga kababayan, hindi kaila sa inyo na bago pa man ako maupo, nung ako'y tinanong sa Channel 5, sa interview, na anong policy sa towing. At alam niyo na ako'y may deklarasyon na ipinagbabawal ko ang towing sa Maynila. Hindi dahil sa gusto natin magulo. Hindi dahil sa gusto natin, mga buso.
kasi may pang-aabuso sa parte ng gobyerno ng Maynila. There was a time. No? So to stop this uncertainty, kung whose fault it is, kung towing company ba, City of Manila ba, o si Eddie, o si Pati. Eh, hindi na malaman yan eh. To stop this, pinatay ko yung repo. O para walang source of any daw dyan na duda. O ito, pag-upo natin, minamipes natin ang ating policy. Bawal ang towing sa Manila. Pero nakiusap naman ako sa mga tao, kung po pwede, huwag ibarandra yung mga truck nila. Dahil talagang pupunin namin, at pag hindi namin makuha, i-assettle namin. At we are serious about it because we are going to consider those vehicle as obstruction. At ang obstruction, maraming ginagamit na material. Martilyo, maso, at acetylene. Ganun lang naman yan, basta obstruction. So nagkaroon ng kapanatagan ang mga taga-lungsod ng Maynila na wala nang aabuso. Na wala nang aabuso na towing company sa Maynila. Itong mga tolongis na to, nahuli ng NDTEU by Major Santiago and Colonel Pellas and his team through the directive of General Danao. Ang ginagawa nito mga to, naalala nyo yung nag-video ko nung isang gabi? Naalala nyo yung nag-iikot ako, bigla ako binakit ang towing? Madaling araw? 3 o'clock. Diba, at first, makikita mo, di ba? Ano yan? MMDA. So, akala namin, MMDA. Kasi, ang pinagbawal ko naman yung sa atin. Yung sa atin, sa local, yung mga private. Kung MMDA, then so be it because it's R10. O ito. Walang otoridad. Walang accreditation. Ha? Agos yung mahulog sa bangko. Walang lisensya. Oh. Sino ang amo nyo? Sino? Joy. Joy? Joy. Joy. Ba't pagka ligaya, puro iligan? Pamilyar yun ah. Hindi, ligaya, Joy, di ba? Lari na kapag ha? Parang pamilyar kayo. Si Joy, taga saan? Anong inutos sa inyo? Anong inutos sa inyo? Ba't kayo nagtotowing sa Maynila? Kami po pinasaranan siya na dapat pa po ang Maynila. Dapat pa kayo? Ba, ano kayo? Hangin? Ganon? Ganon nyo nakatagal ginagawa yan? Kasi sa Maynila naman po talaga kami. Kasi ilalang po sa kapatid kasi magkalala po ginamit yung kapatid. Ayos ah. Buti hindi nga puro pansamantala, mga sinasamantala nyo naman kami. Eh, nakita ko na kayo nung sa Linggo eh. I thought you're legitimate, you're legitimate. Seems legitimate, kaya itong nakakalungkot sa towing eh. Pag tinitingnan mo, alam mo legitimate eh. Diba? May mga uniforme pa eh, ang liliwang liwanag, walang towing sa Maynila. Kasi nga, ang chismis dyan. Nagkakapera lang ang kusino-sino eh. Yung Joy, taga saan? Taga Caloocan. Ayan, paano ngayon? Nasaan na si Joy? Dishwashing na lang. Magkano ang hatak ninyo sa truck? Sa iba, hindi ko nakakalam na ito. Ano? Marikina dinadala.
Tingnan nyo nga, kayo po lumugar sa amin. Tumitira to, alam niyo ko ng oras. Itong alas itong mga to eh. Buti na lang, di ako natutulog. Tumitira to gabi. Kasi nga naman, wala nang lespo, puno. Wala nang gobyerno, puno. Nakalimutan yan, di yata nanonood ng Facebook ito. Hindi natutulog yung balita, tsaka yung mayor. Wala ka rin. Oo. Hindi na po pwede yan. O yan, mga kababayan. Kung sino ang mga naapi nito, sino ang mga inargabyado nito, nananawagan ako. O, pumunta na kayo. Bukod sa meron kaming komplainan, mas maganda, lumabas na po lahat ng komplainan ng api na naapi nitong mga to. Sir, ano po pa ba yung charges? Ha? Well, one, use of patient of authority. They are not, hindi sila accredited and they were not given such authority. Ha? Torture? Check nyo rin sa Kaloka kung may business permit nito. Pangalan nito, Johnny Vargas Tolentino. Mark Anthony Alba E. Nieves. Ayan. Ano yan? Driving without license. Registration, wala. O, tama na ako. Ayan, sabi sa'yo eh. Ako, inularan ko lang yun, ha? Oh, usurpation of authority or official function. Oh, sabi ko na eh. Hindi naman ako abogado. Article 177 of the Vice Penal Code. Sige. Sana po mga towing company, huwag nyo na po tularan to. Or po. Ngayon, yung mga driver, baka inutusan kayo ng amo nyo, pumunta kayo sa Maynila, mangisda. Nangingisda. Huwag po. Hindi namin papayagan na abusuhin ng mga taga-Maynila. Ayusin namin sa maliit naming kaparaanan. Masakit sa ulo. So be it. Pero hindi namin papayagan yung mga mag-aabusong katulad dito. Sige. Total, bagay na bagay. Letter P na lang kulang sa damit nyo. Pamilya yung kulay. Pamilya sa akin yung kulay. Ang ngayon naman po, orange. Oh, ito. Talagang magaling yung ano, district director. Pag magaling talaga district director, may kalalagyan. Yun eh, yun. Ito pong susunod. Ang pangalan, Jasper de los Angeles Ambrigue. Siya po ay isa sa most wanted person, hindi lang mo dito. Siya po ay nasa listahan ng Interpol. Through the effort and directive of General Danao and Smart Major Ribay, they were informed because I received a complaint July 15, and they were informed that this fellow is being running, no? Going in out of the country to hide or in hiding. Nagpunta pa to sa Malaysia, nagpunta pa to sa Singapore. Mangyari, may nakapag-tip kay General Danao,
At dahil yung complaint nag-emanate sa City Hall, Major Iba and his team, kumapit kayo. Alam nyo saan ito nakalawi? Sa Palawan. So our Manila Police District officers and policemen went all the way to Palawan based on an information given to this district or police district. Ito po siya ngayon. Siya po ay may kaso number 6 po ito, ha? Most wanted person ng Manila Police District. An Interpol red listed fugitive with criminal case number 17333946 by Honorable Daniel C. Villanueva, Presiding Judge, Branch 49 RTC, ang kaso rape. He's being accused to put certain substance sa inumin ng babae. The case or the incident happened in 2015 and cases were filed March 28, 2017. So he's been hiding for 2 years or running. So I would like to congratulate General Danao, Major Ibay and his men and all other members of the Manila Police District. No? Si Major Pura, ayan, yung mga, si Kapitan, ayan, mga les po natin. Yes. IG, oh, Intelligence Group. Ay, naku, marami salamat, ha. Basta lahat ang involved, parang naman natin yung MPD, eh. Ano to, very challenging to kasi he can afford to get out of the country. Nag-backdoor lang to mabalik, eh. So medyo may kaya to ways. Kaya lang, siyempre, alam mo, tama si Justice Sandoval, eh. You cannot escape the long arm of the law. That's what I heard from him when I was in law school. And I think I'm happy for the victim. Now they're going to face each other and prove his innocence before the court. So muli, maraming salamat, General. Okay. So, yes. Sir. Yes, please. Tigil po yung towing, pero may plano ko in the future. No. Wala talaga, sir. Wala tayong ibabalik na towing. Hindi ko ibabalik yan. Pero magiging challenging sa amin, sa part ng city. But we have another idea, which is clamping, kahit pa paano. So, yes. Actually po, Muslim community po, nagpahing ng support sa inyo po. Maraming salamat. Maraming salamat naman sa kanila. At nauunawa nila na wala tayong ibang layunin kundi magsasaayos para sa kapakinabangan ng higit na makarami. Yes. Kasi sa umaga po, nung pagbisita ni Senator Pacquiao, ano po yung napag-usapan natin? Or bakit po siya dumansin? Hindi, inimbitan talaga namin siya. Just to, you know, greet our city personnel, our employees, and at least, alam niyo si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao is adopted son of the city. Sir, bakit? Siyempre, we'll be honored if we will be switched, he did. Kaya, taos puso ang aming pasasalamat kay Senator Manny Pacquiao for visiting the city of Manila. Okay? Yes, Ramon. After this, magtuturo lang ako. Yeah, opisina ng eskwela. That's my next goal in life, to teach. Sir, sa crime naman sa alleged siya yung number one. Number six. So for all rape alleged rapists in Manila? Or sa wanted list ng Manila. Manila level. And that I cannot give you that answer that directly. But what matter most is that he is included in the top 10, he is number 6, and cases rate
and is also part of the Interpol. Watch this. Ito yung ano niya. Ito siya. I'll show it to you. Awesome. Wanted. As wanted. Sa atin sa district, nasa most wanted siya. Sa district level. You have a copy sa Viber? Okay. That's good. Yes. Kasi ginawa ko yung story ng mural eh. Nakita ko sa museum. Ah, ganda, no? Tanong ganito. Inisingin kayo ng LTEP. 20 million? So what? Okay lang. Maibalik lang dito yun. Pero pagbalik, ano mo? Kasi ingatan yun eh. Ah, okay. Ano mo yung safeguard yun na tinahalo? Meron na silang request sa amin. Tingnan, sir. To retrofit itong lugar. Walang tulog. Yeah, all the things that we can, on how to protect the jewel of Maria. Yeah. So do that, we'll comply. Pwede natin sabihin, okay na sa inyo. Aw, by principle. Babawin niyo. Hindi namin babawin. Babayaran niyo. Bagay lang na dapat ibalik sa amin mga taga-Maynila. Eh, yan pa lang naman eh. Ethnic lang. Dami nang sa divisoria. Okay. Then we'll go. Oh, sige. Sir, sorry, last one. Sure. Nung weekend po, nagkaroon tayo ng dinner with business tycoon. Oh, yeah. Oh, yeah. Hi. Thank you for asking. Yes. Yeah, I was fortunate enough to be with the economic driver of personalities. And we know for a fact that these are conglomerates in the country. Thanks to Mr. Kim Achensan, former councilor of the city of Manila, hosting the night. I'm grateful in such a way kasi ang hiningi ko sa kanila, bumalik. Mag-invest sa Manila. Because, ayoko naman pangunahan, but the way we converse, they have fresh outlook about the city of Manila because of what is happening in the city of Manila. So, having said that, meron lang akong hiningi. Ang hiningi ko talaga, specific ha, please, given a chance magtayo sila ng negosyo sa Maynila, that 70% ng kanilang empleyado dapat taga-lungsod ng Maynila. Yan personal kong request, direct personal request. Kung magtatayo ng branch, magtatayo ng franchise, magtatayo ng building, development, ang pakiusap ko at the very least, 70% ng lihan nilang empleyado ay taga-lungsod ng Manila. Then I was asked, why? Because what I believe personally, this is one way of reducing criminalities in the city of Manila. If there's such opportunity to work, you know, mababawasan niya naturally because from what I know and I understand, social problem ang yung crime is only the effect of social problem and most of it economic. So I think to be a long-term solution to this approach is to generate more opportunities for the city, plus the fact that I requested them to focus their eyesight or their vision to a particular geography, which is Iskolta. And I told them in the early times, Iskolta is the business center of the country. And these people, which I was fortunate to be with them, has the capacity to change the skyline of Iskolta. Yun ang sabi ko. Tingnan nyo maigi. Tapos kung ano mga pagkakasunduan natin bilang gobyerno ng Maynila, bilang private sector, and property developer. Kasi we really wanted to, kasi bababaan ko yung buwis eh.
di ba may pangako ko sa mga taga-lugsod ng Maynila, which is ang feeling ko kay Vice Mayor, sa kakayanan ni Vice Mayor Hanel Acuna, matter of days na lang, maaprobahan na yung pagbababa ng amilyar at saka yung amnesty. No? Ayun, oh, tama pala. Oh. For publication na pala. So after that, aprobahan na natin. So, kaya nakakatuwa na fresh yung outlook nila. And it end up in a very light manner. You know? Maganda, maganda talaga. Ayoko lang pangunahan. Ayoko lang yung expectations. Gusto ko lang. Sana pag nandiyan ha. But this is the one of the conversation. Talaga, narinig mo yun. Thank you. I'm happy that I'm happy when you ask me those things that people are happy of new policy. Yeah, it's true. I've heard and messages were sent to me by a lot of parents in the city na hindi na sila masusugatan sa baon. Nyanggan-nyanggan. Hindi, natutuwa sila na yung kanilang pangamba bilang magulang magkaroon ng immediate access sa ganitong nakalalasing na inumin ay nababawasan. Hindi, katulad sinabi ko, no? Hindi yan matatanggal. Kasi lalagpasan ng 200 meters yan, nyanyanggan na naman yan. Pero, you know, let's be fair. If you limit the opportunity to access, at least you limit the opportunity of yung mga walang kwentang bagay. And yes, yan. I receive a lot of thank yous from the parents. And I'm grateful sa mga magulang na nagpasalamat. Maraming salamat at na-appreciate niyo yung aming munting polisiya. Pero nagiging larawan daw po ng bansang Pilipinas sa Maynila. Ano reaction mo? We're the capital, but we have not done anything yet. What we're trying to do is to function as a normal mayor. Kung ano man yung ginagawa natin ngayon is normal na trabaho ng mayor. Wala pa tayong ginagawang talagang malalaking bagay. Ito naman ay day-to-day. Mabilis ang baga. Ay salamat naman kung na-appreciate ninyo yung aming hindi pagpahinga. At hindi, ako natutulog naman ako. Sabi ko nga sa inyo, masa ako. Masandal tulog. I find time to rest and thank everyone for their worry and, you know, saying I've received millions of take care nowadays, no? Ako naman, may awa at Diyos, yan nga yung pinanalalangin ko eh. Na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan, malusog na katawan, malawak na kaisipan. Yan ang lagi kong, I'm just sharing you. Ano yung pinanalangin ko sa Diyos. But, kasi ako lang naman si Blanket Wirapo. Wala akong karapatang magpahinga ngayon. Dahil sa mahabang panahon, masyado kaming nalugmok bilang lungsod ng Maynila. So, now I was given a chance. I am given a chance. I will try to excel with the help of our Vice Mayor, Hanel Acuna, and the City Council to excel from this field of undertakings, which is we are involved in a business, what we call people helping people business. At araw-araw, katulad itong susunod. Itong susunod na to, ito pinakakawawang tatamaan sa bagong pulisiya ng national government. And these people lives in City of Manila. So I have to address it. Away sa barangay, I have to address it. Because I don't like any John Doe and Mary, bigla na lang mainit ang ulo, maglalabas ng baril. That creates anxiety, uncertainty. No? O katulad nyo, natutulog kami. Hindi na ako, alas patulogin itong towing na to. Akalain mo, habang pala nagpapahinga kami, nalibok lang kami ng konti, nangangalawit ng inisda na sa Maynila.
At saka malaking isda kinukuha niya, na-track. Oh, consuming yun eh. Ayoko na nga lang hihingin eh. What matter most to me is nakuha sila. And I think, yung pang-abuso sa part ng maliliit na tao, eh mawawala. Unless, meron pa rin. Kanina, may nahuli na naman kami sa Velasquez. Cutting trip. Kanina, si Police Tumera, yung police ng Dagupan. Oh, si Jerry Tumera, may nahuli na naman kanina, Velasquez. Cutting trip na naman. O, oh, pinatuluyan ko na ngayon. Pinapaila namin ang kaso sa LTF Army to cancel the franchise and to cancel the, you know, the license, driver's license. So, yun yun. Kaya, hindi nyo ako masisi kung bakit ako lagi humingi ng tulog sa inyo. Because, we really have to put things in right perspective. Panahirap. Pero, ang happy naman that you appreciate it. May awan Diyos. May awan Diyos. Okay? So, any more? Because we'll go to the next one. Yes, please. Sorry, it's okay, it's okay. No worries. Sir, yung sa jumper boys, wala. After nun, ano mo yung plan? Wala nang nagja-jumper. I went there the other night and I'm showing it to everybody. Pinalalakas ko lang yung ilaw namin sa kalye. Yung owned by the city. So, pala, wala pang umuulit. Wala, kasi nahuli na si Spider-Man eh. Wala na si Spider-Man. Unless may part 1, part 2. Bagay ang Spider-Man, part 4 na yata, no? Sa kanilang palita rin ang karakter ng Spider-Man. No, we'll keep one. Tuloy-tuloy naman to. So sir, please leave sila. Just leave sila. Oo, alam mo naman ako, personally sa akin ha, as a city eh. May puso naman tayo eh. Sometimes, I'm still human being. Pag mga ganyan-ganyan lang naman, siguro isang beses, pero hindi pwedeng tularan. Susunod na, talagang wala na tayong choice. So, anyway, ulitin ko, Loton. Ha? Gamitin ko na to, ha? Talagang matitigas ang ulo ng mga bus, ha? Sa Loton, ha? Lagi kayong umiinto sa tapat ng presinto. Sino ang presinto na naman doon? Gusto na naman matanggal yung presinto na yun. Ha? Doon sa ano? Lima pera? Lima pera. Okay, ni sana maganda pangalan. Lima pera eh. Oh, hindi, pero ako, honestly ha, bawal magsakay sa ilalim ng tulay pagbaba ng Quezon Bridge. Bawal mag-load and unload mga bus. FX kanina. Hanapin nyo nga ito. Sabi ko sa inyo, i-report kayo ng mga netizen eh. Ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong maniwala. Kaya lang. Sa akin yung plate number. Nasa city hall po. So, anyway, Director Biyahe, I think na-forward ko sa inyo, hanapin nyo na lang. Ay, nireport kanina ng isang effects.
tigilan nyo na yung post office. Hindi na kayo makakabalik doon. Marami nang kumita dyan na barangay official. Marami nang kumita dyan PCP. Ito na nga inahabol yung kinita ninyo eh. Nahirati na nga kayo ng ayon na taon eh. Ibalik nyo yan sa taong bayang park yan. Park. Liwasan Bonifacio ang tawag yan. Kaya liwasan, pang kalahatan. O ngayon, now I'm... This is now a directive. Sayang, malis na si... Lahat ng barangay official na makikita, malalaman na pumapatong. Ha? Tanod, secretary, treasurer, o arrestuin nyo na yung barangay na yan. Tingnan natin. Kasi hindi matigil eh. Ayaw nang pasintabi. In fact, I'm going to ask Vice Mayor Hanil Laguna to delete that barangay. Kasi wala namang butante dyan, ba't nagka-barangay dyan? Sino nakatira sa post office? Sa Metropolitan Center, sa Forest Park? I think it's high time to delete that barangay. Ha? 34? Ha? No. Saan sila nakatira? Sa Lotot, underpass? Pacheck nyo nga yan. Oo, wala nang barangay yan eh. Baka pwede na yan, abolish. I-abolish yung barangay na yan. Ha? Okay, so anyway, I have another, no, pre-present na namin, 2 minutes break lang tayo. Ha? Para, ito namang ano, yung issue ng... Right. Malaking issue to eh. Nakawawa naman itong mga toys. Hindi natin alam kung ano magiging rico puno nito. Kapalara. Lago. May bago ko eh. Kapalara. Siya muli, maraming salamat sa ating member of the press. Let's give it 2 minutes. Puputok yung